Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's vlog, meron po akong mapakitang bagay. Ito po ay kakaiba sa Pilipinas. Wala po ito sa ibang lugar. Ito sa akin to noong 2018. Dala to sa akin ng auntie namin ng from abroad. Ito yung laman niya. Baka kasi madumi. Hindi ko kasi siya nilalabas kasi nga, ito yung niya yung ulo. Yan pa yung ulo na. Para po siyang totoong buhok. Slight, no? Ito pa yung ulo niya. Actually, nakakatakot po siyang i-display sa bahay. Kasi, medyo naniniwala po ako na sa mga ganitong bagay, medyo binabahayan po sila na elemento or maligno. Ito po siya. Unboxing pala tayo, no? So, ngayon ko pa lang po siya ipapakita sa publiko. Ito po yung ano niya. Ano po siya? Si Superman. Oh, si Darna. Siya po si... Si Snow White. Oh my God. Tingnan niyo po guys. Napaka-creepy niya. Tiyan, parang putol na po yung kamay. Putol na po talaga yung kamay. Ah, hindi. Gumagalaw talaga siya. Naka-design. So, pinadala po sa amin to noong 2018. Laruan daw para sa mga baby girl. Pero parang hindi siya pwedeng laruin kasi nga figurine siya, babasagin. So, actually nahulog na nga to eh. Nahulog po to ng kapatid ko. Ayan po yung paa niya. Ayan po. Injury na po siya. Injured. Basag na basag. Ayan. So, ayan po yung damit niya. Ayan po yung tsura niya. Oh, see? Ang ganda po ng dress niya. Yung longgon. Nakalonggon pa siya. Tsaka may pakpak pa siya. Siya po si Snow White. Pamain po niyo Snow White. Sorry guys. Ibibigay ko po sana to sa baby ko na si Scarlett. Ang kaso nga lang, takot po siya sa mga dal na ganito. So, sa ibang bansa, tinatawag po itong China doll kasi nga, figurine. Ayan. Tingnan nyo naman. Diba? Napaka-creepy po niya. So, mamaya pala, ituturo ko na sa inyo kung paano mag-track ng ating Philippine Post or yung National ID kung nasaan na. Ayan. Tingnan nyo naman. So, ito po yung hair niya. Yung dito. Hanggang dyan lang yan. Tiga, baka manggagat po yung leg niya po. Kahit po ako natatakot po ako sa itsura niya kasi yun, parang buhay na buhay. E paano kapag binahayan to ng masamang espiritu? So, kaya ginatago ko lang siya. Kinukulong ko po siya. Binabato po siya dito. Okay naman sa magparandam, ha? Takot. So, ayan po siya. Pero sa mga gustong bumili nito, sige, bibenta ko to sa halagang 500 pesos. Charot. Ayan. Ang ganda niya sana kasi ayaw po to ng mga tao dito sa bahay. Tsaka ayaw ko rin po itong ibigay sa iba kasi baka mas lalong basagin nang tinamaan mo yung ulo. Babasagin po yan. Kaya hindi po to malaro-laro. Isang bagsak lang nito. Teka, bakit ganito yung mimi nito? Ito lang. May nipple. Ay, nakakapa akong nipple. Isa lang. Yung isa wala. Chocolate. So, ang ganda po ng dress niya. Marami nga po yung dress kasi nga, hindi po siya nalilinisan. Ilang taon na. 18, 19. Mag-aapat na to. Mag-aapat na taon na to sa December. Ayan. Tingnan nyo naman.
9 na. So, no. Ang baho mo naman. Tingnan niyo po yung mata niya. Oh. Titigan niya pong mabuti yung kanyang mata. Parang takot na ako. Patakot na ako. Silid ko na to. Sorry, dude. Parang yun ang pumasok rito. Malaglag yung paa. Inabasag siya. Basag-basag. So, italip po natin. Baka nakapangkas eh. So, siladuhin po natin. Baka magmilagro to eh. Oh. Alam nyo guys, huwag nyo masyadong ano yung mga anak nyo sa mga ganitong laruan. May mga gumagalaw na mata, gumagapang. Yan po yung binabahayan ng mga masasamang espiritu. Yan po siya. Ilalagay ko lang po yan sa karton. Huwag kayong maingay. Tuturo ko po sa inyo kung paano mag-track ng ating national ID. So, ngayon pumunta po tayo sa ating Chrome. At i-search lang po ang Bellpost. So, yun na po, labas na po. Ito pong trackingpurpose.gov.ph. Ito lang loading. Ayan, click po natin tong Purpose Tracking. Ayan. Dito naman po, makikita nyo dito sa papel na ito ang transaction number. Ito po yung papel na ipapakita natin para makuha ang ating national ID. Itong gamit natin itong stub para makuha ang ating national ID. So, ito po yung transaction number. So, yung sa akin, mga 29 numbers yung nakalagay. So, ipipaste po natin dito. Takpan lang natin, no? Kasi bawal makita ng people around the world. Ayan, 10% na lang tayo. Track. Tignan natin kung nasaan na. Or naasikaso na ba? Na-deliver na ba? Bagal ng signal. So, ayan guys, ay nahaba-haba po ng oras ko kanina. Ayan, lumabas na po siya. Pero, had to say, not found. So, itry nyo rin po yung sa inyo. Baka po, makita dito. Kasi guys, kapag nandito na yan, kapag nakita yan dito, pwede na kayong pumunta sa pinakamalapit na Philippine Post. Sa post office nyo. Diyan sa lugar nyo. Kasi kung mag-ante pa po kayo kunin doon, matatagalan po kayo bago pa kuha yun. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog. So, meron po akong mapakitang bagay. So, ito po ay kakaiba sa Pilipinas. Magmula po ito sa ibang lugar. So, actually, narito sa akin to noong 2018.
pinadala to sa akin ng auntie namin from abroad. Ito po yung laman niya. Baka kasi madumi. Hindi ko kasi siya nilalabas. Kasi nga, tingnan niya yung ulo. Yan pa yung ulo na. Para po siyang totoong buhok. Malabo ata tayo. Ito lang. Malabo pa guys. Kuha tayo ng flashlight, no? Ito pa yung ulo niya. Actually, nakakatakot po siyang i-display sa bahay. Kasi, medyo naniniwala po ako na sa mga ganitong bagay ay medyo binabahayan po sila ng elemento or maligno. So ito po siya. Unboxing pala tayo. So ngayon ko pa lang po siya ipapakita sa publiko. So, ito po yung ano niya, yung so, ano po siya? Si Superman o si Darna? So, siya po si Snow White. Oh my god. Tingnan niyo po, guys. Napaka-creepy niya. Tiyak, parang putol na po yung kamay. Ay, putol na po talaga yung kamay.